Sige, go. Okay. Hindi, yung ulit yung extra. Ulit yung... Ako si Nico Mendoza, taga Puerto Princesa. Ito lang ko ba? Tapos na? Ang mga tindahan daw ay isa sa lagian nating binibisita pag may kailangan tayong bilhin. Mas madalas natin itong pinupuntahan kapag ito ang tindahan na kompleto at meron sila ng lahat ng hinahanap natin. Dito sa Puerto Princesa, isa ang Alala Enterprise sa kinalakihan ng marami. Sa paglipas ng maraming panahon, kahit nagpalipat-lipat na sila ng pwesto, ay nandito pa rin. Ang masayang alaala ng Alala, ikakwento na sa atin. Tara! Sir Lube, yes. Paano po nagsimula ang Alala Enterprise? Nagsimula ito sa 20 ng Stuart na naging Policarpio RTWN Dry Goods at naging Alala Enterprises na sunog at pagbubukas uli ay Alala Mart na. Actually, nung ako'y teenager hanggang binata ako, wala sa isip ko itong ganitong hanap buhay. Magnegosyo ng ganito. Gusto kong makaalis sa baryo, sa likod ng Kalabaw, kasi kami magkasakay. Pero hindi para magnegosyo. Ang naisipan kong tunguhan sa Manila ay yung paggawaan ng pelikula, film studio. Samantalang si Mrs. Bookkeeper. Bookkeeper. Sa una namin anak na panganay na si Army, huminto siya sa pagtrabaho sa opisina bilang bookkeeper para mag-alaga ng bata. Ako naman, sumabi naman yung nawawalan ako ng assignment sa aking hanap buhay bilang assistant director sa Premier Production. Kasi sa Premier, nagsimula akong karpintero, naging crew ako, naging craftsman, naging beat player, naging goons, hanggang dumating ako sa after almost two decades ay naging assistant director ako. Nawawalan ako ng assignment, kaya umabot kami sa, pwede kong sabihin gutom. Walang isasaing, walang dududuin yung aking anak na panganay. Nung birthday ni Army, isang taong siya, natapat sa araw ng Miyerkules, nagsimba kami sa baklaran. Sabay kami pala nananalangin kung paanong buhay namin. Karoon kami ng sana, magkaroon ng anak buhay na pareho. And then, paglabas namin, tumuloy kami doon sa pwesto ng aming nung kapatid ko na mayroong maliit na tindahan doon sa baklaran. Nagtungo kami roon para wala kaming panangalian. Kaya kami. And then, doon sa display ng paninda ng aking kapatid, nakita niyo yung mga short na paninda ng kapatid ko. So, magsabi niya sa akin na kung pwede kaming makautang doon sa kapatid ko ng paninda para ipatindan niya doon sa aming mga kapitbahay. Kasi naranasan niya minsan, meron kaming ilang short na kundo sa tinong sa bahay na pinatindan niya sa mga kapitbahay, nabili. So, yung kapatid ko naman, ayaw kami pagkatiwala ng marami dahil hindi naman kami negosyante. Bookkeeper siya, ako na sa pelikula. Ganun pa man, pinabaunan kami ng 20 ng short. Yun ang simula, 20 ng short na ipinatindan niya sa mga sa aming doon sa aming kapitbahay sa Baliches, Quezon City. Doon nagsimula na nabuo na sa isip namin na talagang itong hanap buhay na ito ay para sa amin. Noon yung 1982, dumalo kami rito sa Amainya dahil may nagbalita sa amin na maganda raw ang Puerto Princesa. Although, nung mga panahon na yon, ang Puerto Princesa ay hindi naman masyadong kilala pa. Kaya lang, meron kami mga kasamahan na nagtitinda sa sidewalk vendor doon sa Nubalides, Quezon City, na pagkatapos naming makasama sa bangketa ng Pasko, pag Enero, Pebrero, dumadayo sila ng Mindoro, Palawan, kwento-kwento sila. Kaya narinig ko na itong Palawan na mayroong market ng kalasi ng aming paninda. So noong 1982, January, naka-aeroplano pa kami dumating dito eh. Dahil kumita na nga ng kote sa bangketa eh. Bago dumating yung 15, natinig ko sa radyo na darating daw rito si
Prime Minister sa Serbirata para i-launch yung PIADP. Natin, takikawa muna, PIADP. I-develop daw ang Puerto Prim ang Palawan. So, pinabago ko yung ticket ko, nirebook. Gagastos daw ng so many thousand dollar, 80-something thousand dollar, ganun. Pero bukod pa yung counterpart ng Philippine government. So, biglang pumasok sa isip ko, kung i-develop ang Palawan, aasenso ang Palawan, dito na ako lilipat, dito na kayo magtinda. So, bumalik kami ng dito ng February 1982. May dala kaming anin na sakong paninda. Yung tatlong sako ron, na mga short, at mga mid-duster, kung ano, ay yun ang natira naming paninda sa Novaliches. Yung tatlong sako, utang namin sa Baclaran. Yun ang dala naming una rito noong February 1982. At kinabukasan, dumating kami ito February 20, February 21, nandiyan kami sa bangketa ng Burgos. At naglatag kami ako sa bangketa. Noong ano, doon ang Policarpio RTW and Dry Goods. Dahil pangalan ko, apelyido ko, Policarpio ang RTW and Dry Goods. Ngayon, nung lumipat kami rito, na makakuha namin yung area ni Marcelo Neto, naisip ko, Policarpio, ako lang. So, alala, naisip ko bigla yung parang Remson, na ako, ito, si Ambrosia A, si Lope L, si Army L, si Lloyd, yung bunso kong anak na ipinanganak dito, L. Tapos yung isa kong anak na laki, A, Aris. Kaya, naging alala. At dahil enterprising people kayo, supposed to be, kaya akong ginawang alala enterprises. May mga pagsubok po ba or challenges kayo na nadaanan na pwede niyo pong i-share sa amin? Dami. Pero ang pinakamatindi, noon nga na 19? Mga anak to buntis, doon sa aming bunso kay Lloyd, doon na kami nakapwesta sa kanto ng bunuan na yon, na temporary nga ay pinaalis kami. Ay marami kaming paninda na may sinikehen ko na sa Manila, may utang, kailangan, hindi pwedeng mahinto. Hanap ng pwesto, hanggang nakita ko ito, may bakante rito sa tapat ng ito, sa unit up neto, may bakanting building. Hinanap ko yung may-ari. Awaran Diyos. Eh, mayroong mga pangyayaring dumating noon na pinagkatiwala sa amin yung lugar. Okay. Kaya nakapwesto kami dyan ng 27 years bago kami paalisan at maibenta yung lote ni Marcelo dyan sa kay Brito para maging unit up. Ma'am, ano po yung ano, yung masasayang alaala ninyo or yung mga panahon na hindi niyo makakalimutan sa Alala Mart na kaya sa naging isang kilalang tindahan dito sa palengke? Pinaka hindi ko makalimutan ay yung kami ay nagtitinda sa bangketa diyan sa may palengke. Eh, vendor din kami sidewalk sa vendor. Manila, kaya sanay kami na nagsisigaw ng bili kayo, andito yung mga kailangan nyo. Pero pili kayo ng pili, pera tangay. Sa Tagalog, ang pera tangay, ibig sabihin, huwag mong tangayin, huwag mong bayad. Bayad muna, bago yung tangayin. Pero, pera tangay. Kasi hindi ko alam na pera tangay, kaibigan pala dito sa Kuyunin. Bandang uli, nung matagal na ko dito, nalaman ko na yung palang tangay, kaibigan. Ay di, sabi ko, ano ba yung pinagsasabi ko nung mga nagsisigaw ako ng unang mga araw namin na nagbe-vendor kami dito. Ano pala, hindi maganda. Pero tangay, yung pala tangay, kailangan kaibigan. Kaibigan. So, pagka bandang huli naman, yung mga sinasabi ko mga tangay ko na yun, naging kaibigan ko talaga sila. So, marami ako naging kaibigan dito. Sa tingin niyo po, ano yung pinaka naging legacy ng Alala dito sa Puerto Princesa? Pag mga gito na pagtulong na yung mag-asawa, ay napalaki namin ng 20 ng short hanggang maging Alala Mart nga. Kaya masasabi ko na totoo na hindi hadlang kahirapan, matutuwa lang na mangarap at magdasal. Ma'am, sir, meron po ba kayong mensahe o gusto mong sabihin sa mga laging sumusuporta dito sa inyo? Masasabi ko yung maraming salamat sa patuloy nilang pagtangkilik sa Alala.
Sisikapin namin ay pagpatuloy yung aming pagdadala rito ng mga pangailangan ng mga magsasaka, mangisda at mga manggagawa at lalo na yung mga bagong panganak, mga infantwear. Patuloy namin gagawin na sa halaan, maibigay namin sa kanila sa presyong kaya ng kanilang bulsa. Maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos. Ganun din sa lahat ng mga tagapalawan na patuloy na tumatangkilik at tumangkilik sa aming Alaala Mart na tindahan sa loob ng halos 4 na dekada. At pag-treat nila sa amin na maging kababayan din nila dito sa Palawan. Ma'am, sir, thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-share ng story ng Alaala Mart. Thank you very much po. Maraming salamat. Sino nga ba ang mag-aakala na ang 20 dosenang shorts ay malayo ang mararating? Kahit dumami na ang mga bago at malalaking tindahan, tuluyan pa rin nakikipagsabayan ang Alaala Mart. Kung meron kayong alam na kwentong puwerto na gusto ninyong i-feature namin, comment down below para sa inyong suggestions and recommendations. Ako si Nico Mendoza, taga Puerto Princesa.